Servisyo publiko ulit tayo. Andito naman si Judito Galgo para manawagan sa misis niyang si Judith. December 1 daw nang umalis sa bahay nila si Judith at hindi na bumalik. Sa FB na lang, nalaman ni Judito na nakipagbalikan na pala si Judith sa kanyang ex. Sakit to. Magtatanghali po siya. Siya min po anak niyo. Opo. Jeepney driver po kayo siya. Opo. Apat na yun po yung driver ko na anak. Apat na po, panlima na ako. Tapos yung maliliit ko po, natid ko na sa Surigao dahil walang mag-aalaga kasi puro lalaki yung anak ko eh. Okay. Itong siya, ilan ang lalaki sa anak mo? Puro lalaki po yan. Lahat? Opo. Okay. Ilan po yung, ilan taon yung pinaka? Bunso. Bunso. Pitong taon. Pitong taon. At paano po nalaman na itong si Judith? Maganda pa man sana, oh. Judito kayo, tapos si Ma'am Judith. Ano po? Oh, napakaganda yung pangalan niyo. Matching talaga. Match na match. excuse me. Nakipagbalikan siya sa kanyang ex. Opo. Boyfriend. Childhood sweetheart siguro. Ewan ko. Kasi ako, puppy love ako eh. Puppy love? Opo. Siya, first boyfriend. First boyfriend. First boyfriend ka? Siya. First boyfriend, si lalaki. Ano pangalan ni lalaki? Si Kabit? Si, ano? Si Francisco Gilis. Si Francisco, first boyfriend niya. Oh. Sa'yo, puppy love mo siya. Oo, nung bata pa. Ah, tapos nung lumaki na kayo, nakita ulit kayo. Oo, nanggagaling ako dito sa Manila. Pag uwi ko, binata ko. Yun, nag-asawa kami. Anong trabaho niya at that time? Nung magkita kayo? Ay, yung asawa ko? Opo. Wala. Ngayon po, anong trabaho ni ma'am? Wala din. Wala. Okay, eto na po. Si Judith, ang inyong puppy love. Magandang tanghali po, Miss Judith. Madam. Okay. Paano po nalaman na nakipagbalikan na po siya dito kay Francisco? Eh, nandiyan sa ano eh. Ultimatum yung bunso ko, nakakita na yung lalaki na yun, yun ang kausap niya. Sa FB? Oo. Ah, miss po yung mga anak ninyo. Oo, nakakita. Yung bunso ko nakakita, yung manulit. Nakakita. Yun ang nakita na nag-usap sila. Oo. Sa CR, sa tindahan, sa taas, sa bahay namin. Ah, in person, face-to-face o yung telepono lang? Telepono lang. Ah, so meron siyang kausap sa telepono si Mrs. Tapos napapakinggan ng mga anak nyo na yung kausap niya si Francisco. Opo. Paano po nalaman si Francisco yon? Kasi naka, ano yun eh, yung cellphone na nakikita mo yung kausap. Ah, video call? Video call po. FaceTime, gano'n? Oo. Okay. Anong reaction niya nung makita niya yung nanay niyo? Anak niyo, ha? Makita niya yung nanay niyo? Niya na? Walang sinabi. Walang sinabi. Nung lumayas na yung nanay nila, doon na nag-iyak. Tapos may nakikita kaming kausap ni mama kahit sa kumot. Eh makiusyoso yung bunso ko eh. Nakausap niya na po si Mrs. tungkol dito? Hindi pa, hindi ako nga sinasagot eh. Hindi. Ayan, tindahan namin yan yung dito sa ano. Okay. Pero nasabi niya na po kay Mrs. na nakita ng mga anak natin na ikaw ay meron ka video call. Si Francisco nga, nasabi niyo ko sa kanya yan. Wala. Ano nila kayo umi-make? Oh, hindi. Kasi nung umpisa alam niya na alam mo? Oo. Oh. Ay, hindi ko alam yun, sir. Kasi ganito yun, sir, eh. Opo. Kasi ang layo ng biyahe ko, eh. Kabiti kami nakatira. Opo. Tapos Lingguan ako kung umuwi. Okay. Nung isang bisis na umuwi ako, kinabahan ako, eh. Umuwi ako bigla kasi may motor ako. Pag uwi ko doon sa Cavite, wala siya. Okay. Parang inano ako. Tapos ang sabi niya, tinawagan ko, nasaan ka ba? Ang sabi nitong mga manugang ko, si mama umalis kahapon pa lang. Okay. Tapos, di, tinawagan ko, nasaan ka ba? Sabi niya, pauwi na ako, galing kami tayo-tayo na nag-outing kami ng mga pinsang ko. Yung pala, yung time na yun, yun ang pag-unang meet nila. Paano na-meet itong si, okay, childhood sweetheart nga pala. Pero paano sila nag-reconnect ulit? Sa cellphone. Cellphone. Ito bang si Francisco may asawa na rin? Ano, hiwalay. Hiwalay. Oo, oh, nandiyan okay. Sa ano eh. Ito si Francisco. Hmm. Mr. Francisco, magandang tanghali po, sir. Sir. Yes, sir.
Apo, sir, alam mo ba na si Judith ay meron ng asawa? Sir? O, eh bakit mo kinakarelasyon pa yung ex mo? Eh may asawa na yon. Sana pinabayaan mo na? Hindi naman ako, ano, sir. Ang ano ko doon, nagkausap lang naman kami. Nag-uusap lang kayo? Wala kayong ginagawa? Wala. Okay, anong pinag-uusapan nyo? Sabi ko sa dati lang. Ano? Dati lang. Pinag-uusapan nyo yung dati? Opo. Okay. Ano yung dati pinag-uusapan nyo halimbawa? Yung dati po sir na nakaraanan. Dati yung nakaraan? Opo. Binabalik mo lang yung mga nakaraan nyo? Opo. Okay, bakit mo ginagawa yun? Ba't mo kinakailangan pambalikan yung nakaraan? Eh, meron naman na siyang asawa. Eh, siya naman ang nagano eh. Kaya naman nag-ano, nakiusap sa akin. Siyang nakiusap sa'yo? So, ibig sabihin siya nang humahabol-habol sa'yo? Opo. Okay. So, ngayon, sir, nagkabalikan na kayo? Ano, sir? Nakausap lang kami sa cellphone, sir. Oo. Oh. Ilang beses na ako kayo nakita? Dalawang beses lang po. Dalawang beses. Okay, doon sa pagkikitang yung dalawang beses, saan nangyari yon, sir? Doon po sa Baklaran po. Baklaran. Tapos, ano pong ginawa niyo pagtapos makita kayo, kumain kayo? Nag-dinner? Kain lang po. Kain? Usap lang. Usap lang. Okay. Tapos, anong paalam ni... may asawa ka na ba, sir? Wala na po. Wala na, okay. So, pagkatapos nyo kain, saan kayo dumiretso? Umuwi na po ako. Umuwi ka na. Okay. Tapos, pagka-uwi mo, tumawag ka sa kanya para, o siya tumawag sa'yo para sabihin na nasa bahay na siya, ganon. Opo. Okay. Napaka-sweet nyo naman, para kayo magkasintahan, para kayo nagliligawan pa rin. Bakit po, sir? Ano pong ano, problema? Ang problema ito. Ito yung problema. Sige, sir. Umalis yung asawa ko eh, na pumunta sa'yo. Yan ang problema, sir. Ang laki ng sinira ang laki ng sinira mo sa pamilya ko. Hindi naman ako nagsira sa pamilya mo. Ang problema dyan, yung pinag-usapan mo, hindi ko alam eh. Yung mahirap eh. Ayan, nagtatrabaho lang ako eh. Nagtatrabaho ko lang, pero pinapakialaman mo yung asawa ng may asawa. Kung anong pinag-usapan eh, wala na ako doon. Wala akong alam doon. Sir, meron silang siyam na anak. Po, sir. Okay. Sir, tantanan mo na itong si Mrs. Galgo. Kapag ikaw po, sir, ay tinatawagan niya, tablahin mo na yung tawag niya. Huwag ka na makipag-usap, huwag ka na makipagkita. Kausapin ko po, sir. Ha? Kausapin ko po, sir. Pwede ba pakipasa yung telepono sa kanya, kausapin lang siya saglit, sandali lang? Wala po siya dito, sir. Nasaan siya ngayon? Tinitirahan niya. Tinitirahan niya? Opo, sir. Andito ngayon tinitirahan niya, saan siya tumitira? Ewan ko saan yan, sir. Hindi ko alam eh. Ba ako, nandito ako sa Quezon City. Saan ka sa Quezon City? Sa ano po, sir? Banawe. Banawe. Saan sa Banawe? Dito sa ano, sir? Del Monte Motors. Del Monte Motors. Diyan ka nagtatrabaho? Opo. Pero ano na, sir? Pa-extra lang po, sir. Okay. Mahal mo ba yung trabaho mo diyan sa Del Monte Motors? Ano po, sir? Mahal mo ba yung trabaho mo sa Del Monte Motors? Sir. Hindi ko naintindihan po, sir. Mahal mo ba yung trabaho mo diyan sa Del Monte Motors? Extra. Oh, extra. Kasi tatawagan ko yung Del Monte Motors, sasabihin ko sa kanila, yung pinanggagawa mo, I'm sure itong Del Monte Motors, hindi ko konsintihin yung ginagawa mong kawalanghian, eh baka masiba ka. Ano? Ano po? Hello, sir. Hello po. Sir, kausapin mo siya. Pagalitan mo. Awayin mo. Thank you, sir.
Baka walang hiya mo. Sabihin mo pang wala sa'yo. Eh, nasa kamag-anak mo. Huwag naman po sa ganun. Kausapin mo lang ako ng maayos kasi ako, wala akong ano doon. Anong wala ka doon? Wala akong intention doon. Ano? Ang sinira mo, ang yung mga anak mo maliliit, nandun na sa Surigao? Kausapin mo yung asawa mo. Pareho kayo may problema. Sir, sir, makinig ka sir ha. Sir. So sinisisi mo yung misis niya. Okay. Opo, sir. Ang palay, hindi matutuka ng manok kung ayaw ng manok tukain. Eh dumating yung palay, sir, tinuka mo, may kasalanan ka. Ba't mo kasi tinuka? Sana hindi mo tinuka kasi alam mo yung palay na yon, may pagmamayari na. Di ba, sir? Opo. Di ba, sir? Opo, sir. Oh. Ibig sabihin, sir, walang hiya ka. Ibig sabihin, sir, kayo po ay magnanakaw, kawatan ng misis, tirador ng mga may asawa. Di ba, sir? Pasensya na, sir, ha? Pero sa ngayon, sir, ang tawag ko sa iyo, ang bansag ko sa iyo, kawatan. Kawatan ka, sir, eh. Magnanakaw ka. Di ba, sir? Di ba, sir? Pasensya na, sir, ha? Mawalang galang na sa iyo. Yun naman talaga, sir, eh. Ninakawan mo rin ng kaligayahan ang siyam na mga anak nila na mawalay sa kanilang nanay at maging broken family na sila ngayon. So, hindi ka lang kawatan, home wrecker ka pa. Okay, sir? Sige, sabi mo, kawatan, ganito mangyari. Sige, tawagin mo siyang kawatan. Dapat sa inyong kulong. Kawatan tayo eh. Okay, ganito gagawin natin, sir. Tatawagan ko po itong Del Monte Motors. Opo. Isusumbong ko yung pinanggagawa niya. Since extra-extra lang daw siya, I'm sure itong Del Monte Motors, hindi ko konsintin yung ginagawa niya. Pag hindi siya sinibak na Del Monte Motors, ibig sabihin, sumasang-ayon sila sa kawalang yan. Siguro naman, matino itong may-ari ng Del Monte Motors. Right? And then, pangalawa, sir, tulad na sinasabi ko dito palagi, chechempoy natin sila na magkasama. Wala sir, andun sila sana eh. Yung sa chat, sa ano, andun sila sa kapatid nung Francisco na yan eh. Oh, sampahan natin. Lingguhan mag-uuwi yan eh. Kaya nga sir, chechempoy natin. Alamin mo yung mga address nila. Total, may mga testigo naman sir, di ba? Sampahan natin ang kaso. Eh baka mag, lalong magtatago yan sir. Di pag nagtago sila sir, di lalabas yung warrant. Di bahala na po yung mga otoridad na hantingin siya pag mayroong warrant na o pares. Kasi pwede naman isang pa natin ng kaso in absentia. O, papadalhan po siya ng subpoena sa bahay na ibibigay mo sa korte. Pag hindi sila sumagot, iakyat yung resolusyon sa judge. Pag once na naakyat na sa judge, yung na-rapport isang judge, lalabas yung warrant. Ganun na lamang, sir. Okay? Eh, paano, sir, yung mga anak kong malilit doon? Hindi pa pwedeng magharap-harap kami, sir? Si Mrs., nasaan siya ngayon? Manawagan ko lang kay Mrs. Baka maayos pa natin. Sabihin mo. Sige, makipagkita. Tingin kayo sa camera, sir. Manawagan ka kay Mrs. Jube, magpakita ka naman sa pamilya mo. Nang malaman ng mga anak mo kung ano talaga ginawa mo. Hindi yung nagtatago ka. Kasi yung maliliit mo, nasa Surigao na. Kailangan nila marinig yung side mo. Okay. Ito sir, ha? Nakikinig si Mrs. at makarating sa kanya. Ito. So, ano bang gusto mo mangyari talaga? Ang gusto kong mangyari, sir, ano eh, magkaharap-harap kami. Okay, bukod sa magkaharap-harap, ano yung goal, ano yung pinaka-purpose ng pagkaharap-harap? Para makita niya yung mga anak niya na iniwanan niya. Kung sinsay mo siya? Oo.
Okay, tulungan na lang kita. Yung bang gusto makipagkita sa kanya ay para magkaayos kayo? Hindi, sir. Ayaw mo na kayo magkabalikan? Ayaw ko na, sir. Gusto mo na siyang konsensyahin? Oo. Yan lang? Makaganti man lang ako eh. Masaktan din siya? Oo. Makita niya anak niya nasasaktan? Nakita lang, makita ko lang sila na nakakulong. Maligaya na ako. Hindi makipagkita yan. Kasi sabihin niya, ba't ako makipagkita eh? Wala pala akong mapapala dyan pag nakipagkita ko sa'yo. Ganito, sabi mo, maski kunyari lang. O makipagkita ka sa akin, patatawarin kita. See? Kasi masal kung sabihin mo sa kanya na eh, gusto ko lang siya ikonsensya tapos sasampang ko siya ng kaso. Kahit na sino, hindi na makipagkita sa'yo. Sige, take two. Sabi mo kunyari, papatawarin kita. Tapos kita ka. O, tapos atin natin na lang, pag talikod niya, kasuhan natin. Sige, pahuli natin. Sige. Sige, sabi mo sa kanya. Jubay, magpakita ka lang sa amin. Mga anak mo, patatawarin kita. Patatawarin kita. Hindi kita kakasuhan. Hindi kita kakasuhan. Hindi kita sasampa ng kaso. Hindi kita sasampa ng kaso. Oh. Para mabulang ang pamilya. Yun. Yun ba talaga ang nasa puso mo? O? Opo, sir. Ha? Yun talaga? Ano, sir? Atin-atin lang. Buro mo lang. Yun ba talaga? O? Hindi, sir. Wala na talaga, sir. Wala na? Wala na simpong sa mundo. Oh, okay na. Yun na. O yan, Judith. Ayun, makipagbalikan ka na sa kanya. Ay, papatawarin mo siya. Opo. Wala kang gagawin sa kanya. Hindi mo siya pagsasabihan basta yakapin mo siya pag nakita kayo. Opo. Okay. Ayan, Judith. Maliwanag. Tapos, pag pumayag siya, okay na. Tapos, kayo po'y mamumuhay ng tahimik. Opo. And you will live happily ever after. Okay. Edi, samahan ko pa ng ano, kasal ba kayo? Ah, kasal nga pala. Samahan natin ang kabuhayan. Iyan yung pang-akit. Bibigyan tayo niya ng kabuhayan. Sige mo. Jube, bibigyan mo daw tayo ng kabuhayan ni si Rapi. O yan. Babalik para mag, para magkabalikan lang tayo. Oh, ano bang negosyo alam ni Mrs.? May tindahan kami, sir, eh. Mga, may tindahan? Anong tindahan? Yung grocery lang. Oh. Ito, sabihin mo, nag-aantay pag makipagbalikan. Sabihin mo. Sige. Pag nakipagbalikan ka daw, sabi ni Idol, Rapi, bibigyan daw tayo ng 100,000. Okay. Tingnan natin. Tingnan natin kung siya'y kakagat dyan sa bingwit. Oo. Anyway, usap ulit tayo pagkatapos nito, sir, ha? Apo.